siya'y awitan at pamulihan Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo, kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot, at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Ang poong Diyos ay tapat.
pangako niya'y magaganap. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Ang poong Diyos ay tapat. Pangako niya'y magaganap. Magsitayo na po ang lahat. Tayo'y tinawag Diyos, inalubos sa araling Kristo Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan, patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, good morning. Yung atin pong ebanghelyo ngayon, ang napakahalagang tanong po na narinig natin, tinanong po si Jesus ng isang lalaki, "Panginoon, kakaunti po ba ang maliligtas? Kakaunti po ba ang maliligtas?" Hindi naman siya diretsong sinagot ng ating Panginoon, bagkus binigyan siya ng paraan, paano ba talaga maliligtas? Bakit ganoon yung katanungan ng lalaking iyon? Kasi iniisip nila, ayon po sa kwento, na kapag sila parte ng pamilya ng Diyos, parte ng mga Hudyo, parang sa isip nila habang ginagawa nila yung mga kautosan, automatic na talaga sa kanila yung
kaligtasan. Sila lamang pinili ng Diyos na bayan, maliligtas na sila. Pero sabi ng Panginoon, hindi naman ganoon lang yung kaligtasan sa ating buhay. Hindi ibig sabihin na parte ka ng pamilya na pinili ng Diyos, maliligtas ka na. Ibig sabihin din po sa atin, hindi porket tayo'y mga binyagan, mga tinatawag na anak ng Diyos, hindi ibig sabihin noon, automatic na maliligtas tayo. Yun po yung simula. Pero dapat may patuloy tayong gawin sa ating mga buhay para makamit natin yung kaligtasan na ininanais ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin. Pwede ko po nating ihalin tulad ito sa kapag tayo'y nag-aaral. Hindi po ba kapag tayo'y nag-aaral, pumapasok tayo sa klase, hindi naman ibig sabihin nun, papasa na tayo. Tama naman ho, di ba? Simula iyon, matututo tayo kung makikinig at magsusumikap tayo. Pero para makapasa at para magkaroon ng mabuting grado, magandang grado, kailangan sa ating mga buhay, yung pagsusumikap, kailangan nating nakikinig, kailangan nating sumusunod at ginagawa yung mga instruction na ipinapagawa sa atin. Dahil kung hindi natin susundin, kung hindi tayo makikinig, kung hindi tayo mag-aaral, hindi naman po tayo papasa, hindi ho ba? Parang ganoon po yung gusto kong ipahiwatig sa inyo, ipahayag sa inyo, yung pagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating pakikisapi sa miyembro ng pamilya ng Diyos sa sakramento ng binyag. Yun po ay simula ng pagtanggap natin sa tahanan sa kalangitan. Pero kailangan sa bawat araw ng ating mga buhay, patuloy tayong nakikinig, patuloy tayong sumusunod upang makamit natin yung kaligtasan na ninanais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. May sagot po yung ating Panginoon sa Ebanghelyo. Sabi po ng ating Panginoon, matapos yung tanongin, kakaunti po ba ang maliligtas? Sabi ng Panginoon, makipot yung pintuan patungo sa kaharian ng Diyos. Ano pong unang imbitasyon na napakahalaga sa bawat isa sa atin? Ang imbitasyon pong napakahalaga, unang-una sa lahat, tayo ay magbawas. Dahil makipot yung pintuan, kailangan po nating tingnan yung ating mga buhay. Bawasan ng mga sobra, bawasan ng mga hindi nararapat sa ating mga buhay upang makapasok tayo ng matiwasay doon sa pintuang iyon patungo sa kaligtasan. May tanong po ako sa inyo. Sa inyong mga buhay po, ninanais niyo naman pong maging malusog, hindi ho ba? Nais niyong maging malusog? Nais niyo pong maging sexy? Nais din. Hindi ho ba kapag gusto nating maging malusog, nais nating maayos yung ating pangangatawan, may gagawin tayo sa ating mga buhay. Pipili tayo ng mga pagkaing nararapat sa ating mga buhay. Hindi tayo kakain ng maraming mga pagkain na matataba, hindi ho ba? Kung gusto nating maging malusog, yung ating mga kakainin, mga healthy pagkain din. Ibig sabihin, didisiplinahin natin yung ating mga sarili upang makamit yung ninanais nating kalusugan na maganda. Magsasakripisyo, magdidisiplina, magbabawas. Yun po yung imbitasyon sa atin upang makapasok talaga sa magandang buhay na ninanais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Magbawas ng hindi nararapat sa ating mga buhay, disiplinahin yung ating mga sarili at sundin ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya pakisabi po sa mga katabi, magbawas ka na. Magbawas na po kayo. Hindi lang po ng mga pagkaing masasama sa kalusugan, pati ng mga gawi na masasama sa ating mga kaluluwa. Paano po tayo matutulungan na unti-unting magbawas ng masama sa atin? Ang isa pong makakatulong sa atin ay yung patuloy pong pagninilay sa ating pananampalataya. Patuloy nating pagnilayan yung salita ng Diyos. Dahil sa pamamagitan po ng ating pananampalataya at ng salita ng Diyos, mabibigyan ng liwanag yung ating mga buhay upang yung ating mga buhay malaman kung ano yung mga dapat piliin sa araw-araw. Ano pong magandang halimbawa ng ganito? Minsan po, nung nandito pa po ako sa Quiapo naka-assign,
nagbasbas po ako ng kainan dyan sa tapat. Nung nagbabasbas po ako, pagkatapos ko pong magbasbas, inaya po nila akong kumain. Hindi naman po ko tumanggi. Sayang po, libre. Matapos ko magbasbas, kumakain na kami. Kasabay po ng pagkain ay nagkakwentuhan po kami. At marami po silang tanong tungkol sa pananampalataya. At napakagandang pagkakataon po iyon na nandoon din ako upang bigyan ng liwanag yung kanilang mga katanungan. Matapos po ang aming kwentuhan, bumalik na po ako dito sa kumbento. At pagbalik ko po, matapos po ang ilang minuto, yung isa pong kasama namin doon, pumunta po dito, pinatawag po ako. Sabi po ng gwardiya sa akin, may naghahanap po sa inyo, abogado po, kinabahan po ako. Pagbaba ko po, tinanong ko, ano pong maipaglilingkod ko? Sabi po niya, gusto ko pong mangumpisal. Ano po yung nagtulak sa kanya para mangumpisal? Yung pag-uusap, pagkukwentuhan tungkol sa pananampalataya. Siguro nabuksan yung kanyang kamalayan sa mas mahalaga dito sa buhay na ito. Yung mas mahalaga para sa kanyang buhay. Kaya anong nagtulak sa kanya para magkumpisal? Yung kanyang pagkatuklas at pagninilay pa sa pananampalataya. Yung kanyang pagliliwanag sa kanyang kamalayan, itinulak siya para bawasan, alisin yung mga hindi tama sa kanyang buhay. Tinulungan siya ng liwanag ng pananampalataya para bawasan yung mga hindi nararapat sa kanyang mga buhay. Kaya patuloy ko po kayong iimbitahan. Patuloy na buksan yung inyong mga kaisipan, yung inyong mga puso upang mapakinggan yung ating Panginoon. Upang yung ating Panginoon patuloy tayong magabayan patungo sa landas na nais niya para sa bawat isa sa atin. Landas na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ulitin na po natin sa mga katabi natin, magbawas ka na. Yan. Para hindi niyo po malimutan, magbawas, magnilay sa pananampalataya. Yung ikalawa ko pong gustong bigyan ng pansin, bukod sa pagbabawas, yung ikalawang imbitasyon po sa atin sa araw na ito ay maging matapat sa kung sino tayo. Sino ba tayo? Bilang mga binyagan, tayo'y mga anak ng Diyos. At nawa, maging matapat tayo bilang mga anak ng Diyos. Yung mga roles po natin sa buhay, napakahalaga. Sa unang pagbasa po, sinasabi ng ating santo na si San Pablo, yung mga anak daw, maging matapat kayo sa inyong mga role bilang mga anak, sundin ang mga magulang ayon sa kalooban ng Diyos. Alang-alang sa Diyos. Yung mga magulang naman daw, huwag ibuyo yung mga anak sa paghihimagsik. Turuan nyo yung mga anak ninyo na maging mabuting mga anak din ng Diyos. Ano pong mangyayari kapag hindi tayo naging tapat sa ating mga pagiging anak ng Diyos? Makakasakit po tayo ng kapwa. Hindi natin magagawa at malalakaran yung landas na ninanais ng Diyos para sa ating lahat. Ano pong example nito? Kapag hindi tayo naging matapat bilang mga anak ng Diyos, kapag tayo'y hindi naging matapat sa ating mga layunin, dati po, bago tayo sakupin ng mga Espanyol, kwento lang din po, kailangan po nilang magpaalam pa sa Santo Papa. Ganoon po kalakas yung kapangyarihan ng Santo Papa noon. Kaya, papaalam sila bago sila maglayag, magpunta sa iba't ibang mga lugar. Pinayagan po sila ng Santo Papa. At ano po yung sabi ng Santo Papa sa kanila? Papayagan ko kayo ang layunin ninyo. Ano ang layunin ninyo? Ipalaganap ang mabuting balita. Ipalaganap yung pananampalataya. Ganoon po yung naging simula. Pero kalaunan, mas pinili na po nila yung sarili nilang interes. Kaya anong nangyari sa ating mga ninuno? Naabuso, nasaktan, nagkaroon ng sugat sa mga mananakop. Ano pong pinapaalala sa atin noon? Kapag tayo hindi na naging maliwanag yung layunin ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos, unti-unti na tayong makakasakit
ng ating mga kapwa. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tandaan po natin ang ating layunin at misyon, maging katulad ni Jesus Nazareno, maging tagapagdala din ng kaligtasan dito sa mundong ito. Kaya magandang tanongin din yung ating mga sarili, sa aking buhay ba sa ngayon, sa aking mga salita, sa aking mga gawa, ako ba ay nakakapagdala ng pagliligtas ng Diyos? O ako'y nagiging dahilan para masaktan yung aking kapwa at malayo sa kaligtasan? Mga minamahal kong mga kapatid, maging matapat po kayo bilang mga anak ng Diyos. Pakisabi po sa mga katabi, maging tapat ka. Yan po, dalawang imbitasyon lang po, magbawas at maging tapat. Ano pa pong mangyayari pag hindi tayo naging tapat? Nung nakaraan po, meron po kong napanood, isang teacher po, tinatanong yung kanyang mga estudyante. Ano pong tanong niya sa mga estudyante? Ano daw yung role ng nanay sa isang tahanan? At madaling pong nasabi ng mga estudyante, ang nanay ay ilaw ng tahanan. Tinanong naman ng teacher, ano naman yung mga tatay, ama, ano sila sa isang tahanan? Sila ay ha ng tahanan. Alam niyo po yung sagot ng mga estudyante? Ang tatay daw ay halimaw. Halimaw. Baka po siguro, hindi ko naman po sinasabing totoo, baka siguro nakikita nila yung tatay na nakakatakot, hindi nagiging tapat sa kanyang role bilang ama ng tahanan. Kaya ang pagkakita sa kanila ng kanilang mga anak na estudyante, halimaw. Isang imbitasyon po ito na tingnan yung ating mga buhay. Baka tayo ay hindi na rin nagiging tapat na mga anak ng Diyos. At sa ating mga buhay, tayo na ay nagiging halimaw sa mundong ito. Pakitingnan nga po yung mga katabi, mukha na po bang halimaw? Hindi naman po. Kayo po ay anak ng Diyos. Patuloy po ninyong tandaan iyon. At maging matapat po kayo na maging anak ng Diyos. Hindi halimaw, bagkus halimbawa ng pananampalataya. Halimbawa ng buhay na nagmamahal, katulad ni Jesus Nazareno. Mga minamahal kong mga kapatid, nais ng Diyos ang kaligtasan sa bawat isa. Kaya tandaan po natin, bawasan, alisin sa buhay ang mga hindi nararapat sa ating mga buhay. At ikalawa, maging matapat po tayo na mga anak ng Diyos. Tinutularan si Jesus Nazareno sa bawat araw ng ating mga buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo makakasalo sa hapag ng Panginoon kung aasa lamang tayo sa sarili nating gawain. Tumugon tayo ng may pananalig sa Kanyang paanyaya sa lahat ng tao na pumasok sa Kanyang paghahari. Mayroong kababaang loob, manalangin tayo. Panatalihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos, naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga gobyerno ng mga bansa, naway igalang ang kalayaang pangrelihiyon at hayaan ang mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan,
naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Panginoon at Ama ng lahat ng bansa, itinataas namin ang mga panalangin ito nang may pananalig sa na naghahangad na tumugon sa paanyaya ng iyong anak, aming tanging tagapagligtas na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan ni Kristo para sa buhay. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Oh,
announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Booklet. Ito ay naglalaban ng nobina at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Paris Finance Office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy po ninyong tandaan at ipapaalala ko po sa inyo kung sino po ba talaga tayo. Hindi po tayo halimaw. Tayo'y mga anak ng Diyos na nawa nagiging tunay ng halimbawa katulad ni Jesus Nazareno. Paano mangyayari iyon? Magbawas sa mga hindi nararapat sa buhay at patuloy na maging matapat sa ating pagsunod sa salita at kautusan ng ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa kusmo na matayay sa bisig.